Ngayon naman para sa ating insight si Ingtor ngayong araw ay pag-uusapan natin ang mousetrap. Mousetrap na gumagamit ng pain para makahuli ng daga. At mousetrap na hindi gumagamit ng pain para makahuli. So ito ang isang uri ng mousetrap na gumagamit ng pain. Pag pumasok yung daga at kinain niya yung pain, mag-close ito at makukulong siya. Makukulong siya na buhay. Samantalang itong mousetrap na gumagamit ng silo, pag dumaan siya sa silo at nahuli, mamamatay siya. At ito ang paraan ng paggawa ng mousetrap na silo na hindi gumagamit ng pain. Ito ang kailangan pag gumawa ng mousetrap, isang mahabang kahoy o sa probinsya, Kawayan. Kasi dito sa city, mayroon magalap ng Kawayan kasi kaya kahoy ang ginamit ko. Then kahit plastiko lang yan. Plastiko. Tapos may tali, tapos may papo siya, yan, diretso, may buhol itong tali rito hanggang sa ito yung silo niya, nandito siya. Nakapasok siya sa butas, tapos andito yung silo. Tama lang na mabibigti yung daga. Ngayon, paano magkasagan ito? So, hilahin mo tong pako. Hilahin mo hanggang sa, yan, may sabitan siya. Gawa ka ng sabitan dyan. Ang ginawa ko, screw. Ayan. Okay. Sabit mo yung papo doon. Tapos ito naman. Isabit mo siya. Ayan. Isabit mo siya sa tali. Okay. Kaya ganyan siya. Siya nakakasar na siya. Kasi ang purpose na itong tali, pag nahuli yung daga rito, pag pumasok yung daga, mahuhuli siya, tapos hihilahin niya. Kaya may buhol doon, may buhol. Kasi nakasabit sa papo, yun ang hihila. Pag hinila yan, yan, makukuha na doon. Hihila, mahihila na pataas. So yun ang purpose niya. Kaya may buhol siya, tapos may papasukan siya dito na butas. Para pagpuan, hilahin niya pababa. Yan, matatanggal siya sa papo. Para yung lastiko, hilahin na siya. Hilahin na niya yung daga. So, ganyan siya. Okay. So, nakakasana. Dito naman, i-set up na natin yung silo niya. Tuloy, napanood ko lang po sa YouTube rin. Okay. Yan. Ito, yan, pag nahuli yung daga dyan, may hila yun. May hila yun sa papo yun. Pak! Yun. Kaya nahuli na dito. Okay? So, yun na yung daga mahuhuli. Okay, so, i-set up uli natin. Okay. So, yung papo, isabit natin sa sabitan. Usually kung Kawayan kasi yan, tatagaan lang nila ng sabitan. Tapos isabit natin yung papo sa may tali. Okay, nakakasana uli siya. Ngayon, i-set up na natin, ikasana natin yung silo niya. Ito ang mousetrap na hindi kailangan ang pain. Ilalagay lang natin siya sa dinadaanan.
So, subukan nating ilagay na. Ngayon, ano ang inilalarawan ng mga mouse trap na napanood natin? Dalawang klase ito, isa na gumagamit ng pain at isa na hindi gumagamit ng pain. Actually, may hahalin tulad ito sa mga trap na ginagamit rin ni Satanas. Gumagamit siya ng pain. Sa mga nabiktima rito, kasama sina Eva, gumamit siya ng bunga ng kahoy. Kasama rin dito sa nabiktima si Samson, gumamit si Satanas ng babae. Si Judas, ginamitan niya ng pera. Actually, nung tinukso ni Satanas si Kristo, ito ang mga ginamit niya, gumamit siya ng pain. Ang kagandahan, pag natrap tayo sa trap ni Satanas na may pain, nakukulong tayo ng buhay. Ibig sabihin, aware tayo na nagkakasala tayo, na may pagkakataon na tayo'y magsisi. Tulad ni Eva, ni Samson, even si Judas, na kilala nila na nagkasala sila. Ito namang mousetrap na hindi gumagamit ng pain, ito ang mahirap. Kasi gagawin tayo nito na isang Kristiyano na patay. Bagaman active tayo sa gawain ng Diyos, pero dahil sa natrap tayo sa walang pain, para tayong Kristiyanong walang buhay. Ang halimbawa nito ay tulad ni Cain. Natrap ito ni Satanas, naglilingkod sa Diyos, naghahandog siya sa Diyos, pero ginagawa niya ito ayon sa kagustuhan niya, hindi ayon sa kagustuhan ng Panginoon. Ang akala niya, naglilingkod siya ng tapat, yun pala, hindi. Kaya nung hindi sinagot ng Diyos ang kanyang hain, ang nangyari, nagalit siya sa Diyos. Gusto nating maglingkod sa Diyos, pero ayaw naman nating sumunod. Yun ang isang trap. Naglilingkod tayo, Kristiyano tayo, pero Kristiyanong patay. Kasi nga ang tingin mo sa sarili mo, naglilingkod ka na sa Diyos, tapat ka sa Diyos. Pero ang hindi mo alam, yung pagtatapat mo sa Diyos ay hindi tapat kasi nga hindi ka sumusunod sa utos ng Diyos, kundi yung kagustuhan mo ang sinusunod mo. Ang pangalawang uri ng trap na walang pain ay tulad ng mga Fariseo. Yun, tulad ng mga Fariseo, ang tingin nila sa sarili nila, sila lang ang tama, ang ginagawa lang nila ang tama, ang nakikita lang nila ay yung mali ng iba. Kaya yung mga Fariseo noon, oo nga, tama sila, sila ang mga leader, pero nung dumating si Kristo, hindi nila nakilala ang Kristo na pinaglilingkuran nila. Yun, kasi nga, ang ginagawa lang nila ay usually ay pansarili, self-righteousness. So yun ang dalawa na uri ng trap ng Satanas na hindi gumagamit ng pain. Pababayaan ka lang na gagawin mo, maglingkod ka sa Panginoon, pero naglilingkod ka ng mali. So yun ang tinatawag nating silo na walang pain, na pag nasilo ka ron, isa kang patay na Kristiyano. Papatayin ka talaga nun. Kasi hindi mo mararamdaman ang pangangailangan na magsisi at magbago. So yan po ang ating pasyal aral tanaw ngayong araw. Sana huwag kalilimutan ang ating napulot na munting aral. Muli, kami ang inyong kabatiran na laging nagsasabing ang Diyos ay nangungusap sa lahat ng bagay, kaya maging mulat sa mga aral ng buhay.